Vanessa's POV. Sinipat ko ang sarili ko sa harap ng salamin. Hindi maalis ang ngiti sa labi ko. Excited na akong bumaba dahil gusto ko nang makita ulit si Sir Clarence. Pasulyap-sulyap pa ako sa bouquet of flowers na nakapatong sa kama ko. Balak kong ilagay mamaya sa flower vase ang mga bulaklak para hindi kaagad masira. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakatanggap ng isang napakagandang regalo mula sa isang lalaki. At kay Sir Clarence pa talaga. Sa probinsya namin, wala kasi ako naging kaklose na lalaki. Maliban sa masyado akong abala sa mga kapatid ko, pinangingilagan nila ako. Wala daw kasi akong pinag-aralan. Yung ibang mga kasing edad ko na babae, ayaw nila ako maging kaibigan. Tanging si Ate Alma lang ang matatawag kong kaibigan. Siya ang nagtatanggol noon sa mga umaalipusta sa akin. Sa aming pamilya, palibhasa, mahirap lang kami. Maagang nag-asawa si nanay, walang family planning kaya kaagad na kaming dumami na mga anak nila at hirap silang ibigay ang aming mga pangangailangan. Nang mapansin ko na maayos na ang itsura ko, ay dali-dali akong lumabas ng kwarto. Halos takbuhin ko ang hagdan pababa at dumiretso ng dining area. Good morning, Vanessa. Lalo kang gumanda ngayon ah. Nakangiting bati sa akin ni Ate Marisa. Abala ito sa pag-aayos ng mga kubyerto sa lamesa. Good morning din, Ate. Nakangiti kong bati at naupo na sa pwesto ko. Hindi ko maiwasang igala ang tingin sa paligid. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na nakikita ko ang sarili ko na nakaupo sa magarang lugar na ito. Puno ng karangyaan ang buong paligid at kasama na ako sa pinagsisilbihan ngayon dito sa mansyon. Sa isang iglap, biglang nagbagong buhay ko. Parang isang panaginip lang ang lahat ng pagkatapos kong lumuwas dito sa Manila para makipagsapalaran ay nakatagpo ako ng mga taong halos ituring akong pamilya. Pangako, pahahalagahan ko kung ano man ang ibinigay nilang tulong sa akin. Pagsisilbihan ko sila sa abot ng aking makakaya. Ano nga palang gusto mong kainin? Hindi umuwi sila, Madam at Sir. Nag-check-in na lang sila sa hotel dahil gabi na daw natapos ang party. Impurma sa akin ni Ate Marisa. Hihintayin ko na lang po si Sir Clarence, Ate. Nakangiti kong sagot. Nakaalis na siya. Sa Boracay yata ang punta nila. May importanteng taong kamiting sila, Sir, doon. Isa pa, bibisitahin din yata nilang kakatayo lang na resort sa lugar na yun. Sagot ni Ate Marisa. Sa narinig, hindi ko maiwasang makadama na lungkot. Sayang naman palang pag-aayos ko. Inaasahan ko pa naman na makikita sa Sir Clarence ngayon. Hindi man lang ito nabanggit na magiging busy pala siya sa mga susunod na araw. Ganito ba talaga kabisa ang mga mayayaman? Oo, marami nga silang pera, pero halos hindi naman sila nakakauwi ng bahay. Bigla tuloy akong nawala ng ganang kumain. Mag-isa na naman pala ako. Ang akala ko pa naman na isa sa mga rules ng pamilya Velasco ang sabay-sabay na kumain. Anong gusto mong kainin? Huwag ka na malungkot. Binilin ka naman sa amin ni Sir bago siya umalis. Chopper ang sinakyan nila, Sir, papuntang Boracay. At uuwi din mamaya yata mamayang gabi dahil family day bukas. Dagdag na wika ni Ate Marisa. Oo nga pala, nawala sa isip ko. Saturday na bukas at pupunta sila Carmina dito sa mansyon. Cereals with milk na lang, Ate. Walang gana kong sagot. Agad naman itong naglagay ng cereals sa bowl at nilagyan na din ito ng milk. Inabot sa akin at agad ko naman yung kinain. Bala kong bumalik na lang muna ng kwarto habang hinihintay si Teacher Mia. Pagkatapos kong kumain ay agad na ako nagpaalam kay Ate Marisa. Laglagang balikat na muli ako umakyat ng hagdan. Agad akong pumasok sa loob ng kwarto at mangyak-ngyak na nahiga sa kama. Hindi ko man lang nakita sa Sir Clarence. Hindi ko tuloy maintindihan ang sarili ko. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganito ako. Wala namang dapat ikalungkot eh. Hindi naman ako girlfriend ni Sir Clarence para magkaganito ako. Pero bakit ganitong nararamdaman ko? Bakit ang lungkot ko? Ayaw ko ng ganitong pakaramdam.
Naputol lang ako sa pagmumuni-muni nang marinig ko na tumunog ang aking cellphone. Agad ko tong inabot at tiningnan kung sinong tumatawag. Hindi ko maiwasang mapangiti nang makita ko na si Ate Alma ang tumatawag sa messenger. Requesting for video call kaya kaagad ko tong sinagot. Hello ate! Nakangiti kong sagot. Agad ko napansing naglalakad to. Mukhang natanggap siya sa restaurant na nirekomenda sa kanya ni Jihu dahil kapareho ng uniform ng mga staff doon ang suot ni Ate Alma ngayon. Vanessa, kamusta ka na? Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakatawag sa iyo ha? Naging busy kasi ako sa paglilipat. Sagot nito. Talaga ate? Ibig mo sabihin sa Velasco Shopping Center na ang lugar ng pagtatrabahuhan mo? Agad kong tanong. Agad naman itong tumango. Oo. Hi, may pakinabang din naman pala. Ang amo mong si Jihu. Akalain mo yun, hindi na ako dumaan sa interview. Tinitigan lang ako ng manager at kaagad na sinabing tanggap na daw ako. Excited nitong wika. Kung ganun, binabati kita ate. Gusto sana kitang puntahan dyan sa bago mong pinapasukan. Kaya lang nag-umpisa na ako mag-aral. May sarili na akong tutor ate. Excited kong wika. Agad kong napansin ang masayang ngiti na gumuhit sa labi nito. Talaga? Wow, kung ganun, totoo ang sinabi ni Jihu na magiging busy ka na daw sa mga susunod na araw. Naku, yayayain pa naman sana kita sa first salary ko. Ililibre sana kita sa labas. Nakangiti nitong wika. Eh di magpapaalam ako. Mabait sila tita at tito. Siguradong papayagan nila ako. Isa pa, matagal pa naman yun, hindi ba? Sagot ko naman. Oo naman. Naku, kung hindi nga lang inopera ng mga amo ng scholarship, yayain sana kita na dito na lang magtrabaho sa restaurant na pinapasukan ko ngayon eh. Pwede ka naman sigurong tulungan ni Jihu para makapasok din dito, hindi ba? Tanong nito. Muli ako napangiti. Kung alam lang siguro ni Ate Alma ang naging buhay ko dito sa mansyon, baka hindi siya makapaniwala. Ayos lang ako dito ate, mas maganda nga nandito ako sa mansyon para makapag-focus ako sa pag-aaral. Sagot ko. Sabagay, pero talaga bang mababait ang mga Velasco? Isa pa talaga bang mga lola't lola ni Jihu ang mga amo mo? Kung ganun, palagi mong nakikita si Clarence Velasco? Sunod-sunod na tanong ni Ate Alma. Bakas ang kuryosidad sa boses nito. Oo naman. Mababait sila at oo, apos nila si Jihu. Malaki pa lang pamilya nila at lahat sila mababait. Nakikita naman niya sa ugali ni Jihu, hindi ba? Nag-effort siya na makaalis ka doon sa lugar na dati mong tinitirhan. Sagot ko. Sabagay. Akala ko talaga nagyayabang lang sa akin si Jihu eh. Alam mo yun, kapag nagsasalita siya parang hindi ka panipaniwala. Hindi ko talaga akalain na galing pala siya sa mayamang pamilya. May dapat naman pala siyang ipagyabang eh. Sagot nito. Napangiti ako. Ilang minuto pa kaming nag-usap bago tuluyang nagpaalam sa akin si Ate Alma. Ngayon ang unang araw niya sa bagong trabaho at tinawagan niya lang daw talaga ako para mangmusta. Pasado alas 8 na nang ibalita sa akin ni Ate Marisa na dumating na daw si Teacher Mia. Walang ganang bumaba ako at diretsong naglakad papuntang garden. Doon kasi ako tinuturuan ni Teacher. Abala ako sa mga lessons na tinuturo ni Teacher nang mapansin ko pagdating nila Tita Frida at Tito Malik. Sandali ako nagpaalam kay Teacher Mia at agad silang sinalubong. Grabe, isang araw lang silang nawala dito sa mansyon pero namiss ko din sila. Hello po, agad na bati ko. Nakangiting tinitigan ni Tita Frida sabay abot sa akin ng isang paper bag. Hello iha, here, pasalubong ko sa'yo. Kamusta ka dito? Sagot nito sa akin. Nahihiya pa akong inabot ang pasalubong sa akin ni Tita. Sa mga ganitong pagkakataon, wala akong karapatan na tanggihan ang mga bigay nito. Ayaw ko magtampo ito sa akin. Ayos lang po Tita, mabait po si Teacher Mia at agad kong naintindihan ang mga tinuturo niya sa akin. Nakangiti kong sagot. Mabuti naman kung ganun. Wala kaming ibang hangad kung hindi matupad mong pangarap mo Vanessa. Sagot nito. Salamat po, sagot ko bago sila pumasok sa loob ng mansyon. Agad naman akong bumalik kay Teacher Mia. Nilapag kong pasalubong sa akin ni Tita sa isang bakanting upuan at muling pinalikan ang mga aralin.
Kinagabihan, kasabay ko nang kumain ng dinner sila Tita Tito pati na din si Jiho. Himala't nagpakita ulit ito dito sa mansyon. Ilang araw din kasi itong nawalat, balita ko, umuwi muna ito sa bahay ng kanyang mga magulang. Napagalitan din daw ito dahil ilang araw nang hindi pumapasok ng school. Jiho, ano naman itong binalita sa amin ng mami mo? Bakit hindi ka na naman pumasok ng school? Ayaw mo bang makagraduate? Narinig kong sita ni Tito Malik pagkatapos namin kumain. Agad namang napayo ko si Jiho. Sorry po papa, hindi na mauulit. May mga inaasikasa lang po kasi ako kaya dalawang araw akong hindi nakapasok. Sagot nito. Nagtataka naman ako na patitig dito. Huwag niyang sabihin na sa dalawang araw na yon, si Ate Almang palagi niyang kasama. Agad nang natapos ang dinner na yon. Dahil malungkot nga ako sa buong araw na hindi nakikita sa Sir Clarence, nagpa siya ako magpahangin muna sa labas. At syempre para abangan ang pagdating niya. Hindi ko nakalimutan ang binanggit sa akin ni Ate Marisa na uwi ngayong gabi si Sir Clarence. Nababalong na nga siguro ako. Hindi siya mawala-wala sa isip ko at miss ko na siya. Can't sleep? Nagulat pa ako na may biglang nagsalita sa likuran ko. Agad kong nakita ang papalapit na si Jiho. Himala, naalala mo yata umuwi ng mansyon? Tanong ko. Natawa ito. Mas gusto kong tumira dito sa mansyon kaysa sa bahay namin. Wala kaming ibang ginawa ni Jared kung hindi magbangayan. Para kaming aso at pusa. Tukoy nito sa kanyang kakambal. Kung bakit naman kasi hindi sila magkasundo. Dapat magbati na lang kayo eh. Dalawa na nga lang kayong magkapatid, hindi pa kayo nagkakasundo. Sagot ko. Saglit itong natigilan. Nasa malayong tingin ito. Kaya hindi ko maiwasan na magtaka. Ngayon ko lang napansin na ganito kaseryoso si Jiho. Mukha may problema to. Narinig ko pa ang malalim na pagbuntong hininga. At kaya napatitig ako dito. Ang lalim nun ah? Biro ko. Hindi ako sanay na ganito ito katahimik. Huwag niyang sabihin na seneryoso niyang pangaral ng lolo niya kanina. Vanessa, totoo bang may boyfriend na si Alma? Diretsahan itong tanong. Ha? Si Ate Alma? Hindi ko alam eh. Bakit mo naman naitanong? Sagot ko. Akmang sasagot mo dito nang marinig naming parehong sunod-sunod na busina at ang pagbukas ng gate. Agad namang naagaw ang atensyon namin ni Jiho doon. Agad kong naramdaman ang malakas na pagkabog ng dibdib ko nang biglang bumukas ang pintuan ng kotse ni Lua sa Sir Clarence. Mula sa aming kinatatayuan ay agad kong napansin na nakasimangot na mukha nito habang naglalakad papalapit sa amin ni Jiho. Hello Uncle! Ginabi ka yata ngayon? Agad kong narinig na bati ni Jiho dito. Hindi ito sumagot bagkos direkta itong tumitik sa akin. Bakit nandito pa kayo sa labas? Gabi na't nagliligawan pa rin kayo dito? Halatang inis sa boses na wika nito. Agad naman kami nagkatinginan ni Jiho. Pareho kami nagtaka sa mga lumalabas na salita sa bibig ni Sir Clarence. Agad kami nagkatinginan ni Jiho nang mapansin namin na mukhang mainit na naman ang ulo ni Sir Clarence. Kakarating nga lang niya at kung ano-anong paratang na naman ang lumalabas sa bibig. Nagliligawan ka agad? Hindi po pwedeng nag-uusap lang kami ng pamangkin niya? Uncle naman, selos ka naman kaagad eh. Nag-uusap lang kami ni Vanessa. Halos dalawang araw din kaming hindi nakita, kaya nagkamustahan kami ngayon. Paliwanag ni Jiho. Lalo namang nagkasalubo ang kilay ni Sir Clarence. Hindi to kumbinsido sa sinasabi ng pamangkin. Saka ano naman ang masama kung nag-uusap kami? Hindi ko namang mapigilang sabat. Bumalik ang tingin nito sa akin. Bigla tuloy akong kinabahan. Ibang-iba kasi ang titig nito ngayon. Matatalim at may halong galit. Go back to your room. Talk to you later. Maotoridad nitong wika. Bigla naman ako natamimi. Hindi naman ako ganun kasyunga para hindi maintindihan ang ibig nitong sabihin. Ilang beses niya nang ginamit sa akin ng salitang go back to your room. Palaging lumalabas sa bibig nito kapag mainit ang kanyang ulo. Uncle naman, wala ka naman dapat ikagalit eh. Promise, nag-uusap lang kami ni Vanessa. Tinatanong ko lang naman sa kanya kung may boyfriend na. Hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Jiho nang muling sumubat si Sir Clarence. Sa pagkakataon na to, mataas na ang tono ng kanyang boses. Hindi ko naman maintindihan kung bakit nagkakaganito siya. Kararating lang eh, naghasik ka agad ng init ng ulo. Pati kami ni Jiho, nag-uusap lang na pagbuntunan pa. Hindi ikaw ang kinakausap ko, Jiho.
Vanessa, Aysen, pumunta ka na lang kuwarto mo. Gabi na't may pag-uusapan lang kaming dalawa ni Jiho. Mainit ang ulo mo ning wika nito. Wala naman akong magawa kung hindi sundin ang gusto nito. Mukhang may nakagalit sa Sir Clarence sa labas at hanggang dito sa mansyon. Daladala niya pa rin yun. At sa kasamaang palad, kami pa ang napagbuntunan ni Jiho. Heist, kung alam ko lang na matitikman ko na naman ang init ng ulo ni Sir Clarence ngayon. Buti pa, nagkulong na lang ako ng kwarto pagkatapos namin kumain ng dinner. Mukhang masisira na naman ang buong gabi ko dahil sa kanya. Sige, Vane, bukas na lang ulit tayo mag-usap. Panira si Uncle eh. Uwi ka pa ni Gio sa akin bago tuluyan akong tumalikod. Hindi nakaligtas sa paningin ng matalim na titig na pinukul ni Sir Clarence sa kanyang pamangkin. Anong problema niya? Imbis na matutuwa ako dahil maghapon ko siyang hinintay, napalitan tuluyan ang inis. Dinadaan sa init ng ulo ang lahat. Akala mo kung makasigaw, tau-tauhan lang kami sa mansyon na to. Pwede naman sana kaming kausapin ng maayos. Ay, ang hirap magkaroon ng amo na may topak. Mahirap espelingin. Hindi ko talaga siya papansinin simula ngayon. Iiwasan ko na talaga yung si Sir Clarence. Baka mahawa pa ako sa pagiging paraning niya eh. Mahirap matansyang napakasama niyang ugali. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto, ay agad kong sinara ang pintuan. Nila ko pa para walang sino man ang pwedeng makapasok. Lalo na ang Clarence na yan. Naiinis talaga ako sa kanya. Muling dumako ang tingin ko sa mga bulaklak. Fresh pa rin yun dahil nailagay ko na sa flower vase kanina. Nasa tabi nitong isang box ng chocolates. Nilapitan ko yun at kinuha. Wala pa naman sana kung bala kainin na chocolate na to. Magandang box at may nakasulat na le chocolates. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng chocolates at mukhang mamahalin. Gusto ko sanang itago hanggat ma-expired at gawing souvenir. Nangihinayang kasi akong kainin dahil marami namang chocolates sa kusina at isa pa. Galing ito kay Sir Clarence. Gusto kong pahalagahan lahat ng binigay niya. Kahit na nagsusungit pa, laging nagagawa pa din itong magbigay sa akin ng mga regalo. Buong panggigigil kong binuksan ng lagayan. Ang ganda pa naman ng box. Pwedeng paglagyan ng mga abubot kung sakaling maubos ko to. Isa pa, kakaiba din ang chocolates na to. Nasa magandang box talaga at may iba't ibang design. Agad akong kumuha ng isa at tinikman. Hindi ko mapigilang mapangiti ng malasahan yun. Ang sarap nga, lasang pangmayaman. Akalain mo yun? Nagabala pang bigyan ako ng ganito kagabi. Pagkatapos susungitan niya lang ako ngayon. Hindi ko namalayan na halos maubos ko na ang isang box. Naiinis talaga ako eh. Lagot talaga sa akin ang Clarence na yan. Hindi na talaga ako papayag na lalapit-lapit siya sa akin. Isa pa, hindi na din ako papayag na hahalik-halikan niya ako. Hindi na din ako tatanggap ng kahit na anong regalo galing sa kanya. Speaking of regalo, hindi ko pa pala nabuksan ang pasalubong ni Tita Frida sa akin kanina. Nakapatong pa rin yun sa may study table ko. Tinabi ko yung chocolates at agad na nilapitan yun. Akalain mo, sa sobrang pag-iisip ko sa masungit na Clarence na yun, hindi ko naalalang tingnan tong pasalubong ni Tita. Pagkakuha ko sa paper bag ay dali-dali ko tong binuksan. Nagulat pa ako nang pansin ko na halos puro pampaganda ang laman, mula sa makeup, lipstick, lotion, pabangot kung ano-ano pa. Hindi ko maiwasang mapangiti. Ito kasing gustong gusto ko sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng mga pampaganda. Siguro titinan ko na lang sa YouTube kung paano gamitin lahat to. Regalo ito sa akin ni Tita Frida at sayang naman kung hindi ko gagamitin. Pagkatapos kong ilagay sa vanity table kong lahat ng mga pampaganda na pasalubong ni Tita Frida ay hindi ko mapigilan ang maghikab. Agad na dumakong mga mata ko sa orasan na nasa bedside table ko. Halos alas 11 na pala ng gabi. Ang bilis talaga ng oras. Hindi ko man lang namalayan ang paglipas nito. Naghahanda na ako sa pagtulog na marinig kong mahinang katok sa pintuan ng kwarto. Saglit naman ako nagtaka. Gabi na't ang alam ko, kapag mga ganitong oras, tulog na halos lahat ng tao dito sa mansyon. Akmang tatayo na sana ako para tingnan kung sinong kumakatok na marinig ko ang boses ni Sir Clarence. Hindi ko mapigilan na mapataas ang aking kilay nang maisip na siya lang palang nasa labas. Sa bagay, itong palaging pumapasok dito sa kwarto ko, mabuti na lang at nilakong pintuan. Bahala siya dyan, manigas siya,
Wala akong balak na pagbuksan siya ng pintuan. Vanessa, open the door. Narinig kong wika nito. Himala, mukhang hindi na yata siya galit. Baka nahimasmasan at naayos ng lumuwag na tornilyo sa utak. Sunshine, buksan mo to please. Gusto kitang makausap. Muling wika nito. Napaismid ako. Pagkatapos, dahan-dahan akong humiga ng kama. Bahala ka dyan. Isa pa, Vanessa ang pangalan ko, hindi Sunshine. Halos ilang minuto ko din naramdaman ang presensya ni Sir Clarence sa labas ng kwarto bago ko narinig ang mga yabag nito palayo. Mabuti naman na tumalis na siya. Makatulog na ako't na mahimbing. Agad kong pinikit ang aking mga mata. Yakap-yakap ko pang unan ko habang nakatalukbo ng comforter. Mga ganitong pwestong gusto ko. Nasa kasarapan na ako ng tulog nang bigla ko na alimpungatan. Naramdaman ko kasi na parang may ibang tao sa loob ng kwarto ko. Naamoy ko ang pamilyar na amoy ni Sir Clarence. Agad ako napadilat para lang impit na mapasigaw nang mapansin ko ang mukha ni Sir Clarence na halos nakadikit na sa mukha ko. Teka, paano ka nakapasok? Agad na tanong ko. Tinula ko pa ito para lang umalis siya sa pagkakadagan sa akin. Agad akong bumangon ng kama at lumayo dito. Tumihaya naman ito ng higa habang nakasunod ang titik sa akin. Tss, bakit ka naglalak ng pintuan? Hindi mo ba narinig ang katok ko kanina? Tanong nito. Kinusot ko munang mga mata ko bago sumagot. Narinig, kaya lang inaantok na ako eh. Pagdadahilan ko. Mataman ako nitong tinitigan bago nagsalita. Galit ka ba sa akin? Hindi mo ba ako namimiss? Bakit ka lumalayo sa akin? Natatakot ka? Sunod-sunod nitong tanong. Kainis, hindi ko tuloy alam kung anong unang sasagutin. Hindi naman po. Teka lang, paano kayo nakapasok? May susi kayo ng kwarto ko? Nagtataka kong tanong. Hindi ito sumagot bagkus bumangon ito sa pagkakahiga. Tinitigan ako nito sa kasumenyas na lumapit daw ako. Imbis na sundin ang gusto niya, lalo naman ako umatras. Agad ko napansin ang inis na bumalatay sa mukha nito. Ano bang nangyayari sa'yo? Ilang araw lang ako naging busy, bigla ka na lang natakot sa akin. May kasalanan ka bang nagawa? Tanong nito. Eh di wow, ako pa ngayon ang tinatanong niya. Kung may kasalanan bang nagawa, siya nga itong halos bumuga na ng apoy kanina eh. Kainis? Wala po. Bakit naman ako makakagawa ng kasalanan? Nandito lang naman ako sa mansyon buong maghapon. Sagot ko, hindi ito nakainik. Bagkos tumayo ito ng kama at naglakad papalapit sa akin. Muli ako umatras kaya natigilan to. Kunot noong tumitik sa akin. Bakit ka ba umiiwas sa akin? Gusto lang naman kitang mahawakan ha. Nag-effort pa ako umuwi ngayong gabi para lang makita ka. Tapos kung pangilagan mo ko para kung may nakakahawang sakit. Inis na wika nito. Hindi ko maiwasang mapaismid na siyang hindi nakaligtas sa kanyang paningin. Mukhang masama ang loob mo sa akin, Sunshine, na huwag mo sabihin nagtatampo ka kaagad sa akin. Halika nga, payakap nga muna. Sabihin mo sa akin kung anong kasalanan ko. Muling wika nito. Inaantok na ako eh. Gusto ko na matulog. Bukas mo na lang kasi sabihin sa akin kung anong gusto mong sabihin. Angal ko naman. Hindi ka agad ito nagsalita. Tinitigan ako nito. Sabay iling. Sino ba kasing nagsabi sa'yong bumangon ka ng kama? Pwede ka namang matulog habang yakap kita. Halika na, humiga ka na dito. Dito ako matutulog. Sobrang namiss kita kaya gusto kitang mayakap magdamag. Sagot nito. Hindi ko maiwasan na panlakihan ito ng mata. Tabi na naman. Baka kung ano ang isipin ng mga tao dito sa mansyon kapag nalaman nilang tumabi sa pagtulog ko ang amo namin. Hindi ako pinanganak kahapon para pumayag sa gusto nito. Baka isipin ng iba dyan na may milagro kaming ginagawa ni Sir Clarence. Hindi po pwede. Ayaw kitang makatabi. Sagot ko. Agad na nagsalubong ang kilay nito. Inilanghakbang ang pagitan sa aming dalawa at hindi na ako nakaiwas pa nang hawakan ako nito sa magkabilang balikat. Bakit ayaw mo akong makatabi? May iba ka na bang gusto? Ayaw mo ba sa akin? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na kahit girlfriend na kita, luligawan pa rin kita? Seryoso nitong wika. Hindi ko namang maiwasan na magulat sa kanyang sinabi. Hindi kayang iproseso ng utak ko ang salitang liligawan niya daw ako. Seryoso ba talaga siya? Sa Sir Clarence, gusto niya daw talaga akong maging girlfriend? Totoo ba ito? Hindi ba ako nananaginip lang?
ano kayang mangyayari sa birthday party na dadaluhan ni Clarence at Vanessa? Sino kayang babaeng muling makikita ni Clarence na matagal na niyang iniiwasan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.